So I get most of my material, you know, in this particular PowerPoint from Gene Coplis. You know, he did Operation by Gene Coplis. Do you have Gene Coplis? I hope you have the Gene Coplis book, you know? Yes, sir, we have. So these are the different applications of an of centrifugation. So halimbawa, separation of cream from milk. You're familiar with, you know, with cream. Generally ito yung ginagawang ice cream, ano, ito mga application cream, yung butter, no, yon. In order to separate cream from milk, basically sinecentrifuge lang, ano, nagsihiwalay naman yan, kaya lang mabagal, no, naturally nag humihiwalay naman yung cream, di ba, cream rise to the top, humihiwalay naman yung cream dun sa whey, so, pero matagal, pero pag sinecentrifuge mo yan, mas mabilis, no. Fruit juice processing to separate the cellulosic material. So if you're familiar, halimbawa, you blended the the fruits, di ba? In order to produce the juice, kailangan yung ihiwalay yung yung cellulosic material. So faster way to do it is by centrifugation. Drying of crystals, halimbawa sa sugar, you know? So bawa after extraction of juice, no, evaporation of water, ayun na, no, may crystallization na doon. So in order to, parang when you say drying of crystals sa sugar, parang separating the liquid from the solid, parang ganun yun, ano. So yun, halimbawa din, ano, mixture ng oil at saka ng water, no, yun, centrifugation din yung ginagamit sa pagse-separate nun, ano? Halimbawa, yung oil nyo, yung ginagamit sa machine, ano? May moisture siya. So, in order to remove the moisture, yung parang drying of oil, ano? Centrifugation din yung ginagamit nun. These are some application of centrifugation, ano? So, we're going to discuss some equipments, some specific ginagamit, and then we'll solve some problem, ano? We'll discuss the equation, ano? Usually pag centrifuge yan, ang specification niyan ay sa ano, yung G. If you're familiar with G, yung gravitational force, yun, ganun, how many G, how many acceleration due to gravity, you know? Parang ganun yung specification. Of course, aside from RPM, tsaka yung radius niya, yun din yung G, yun yung isang ano niya, classification. Okay, so pag ano, generally yung design ng centrifuge, nakita nyo naman last meeting, umiikot yung bowl niya, no, yung bowl niya, no. So because of the rotation of the bowl, nagkakaroon ng centrifugal force. So pag may centrifugal force, yung mass dense, usually siyempre ang solid mass dense kaysa sa liquid, sila yung napupunta dun sa ano, sa outer part, no? Outer part nung pag nag-rotate, as you can see from figure B, you know? So figure A, pumapasok yung slurry. When you say slurry, mixture siya ng solid at saka ng liquid, you know? So as you can see from letter B, figure, generally yung solid nagdi-deposit siya dun sa farther, you know? Farther from the center, no? Sa outer part, no? Ng wall, you know? Ng centrifuge, you know? So pag naman halimbawa, ang feed nyo sa centrifuge ay liquid feed, you know? Immiscible system na liquid. So as you can see, syempre yung heavy liquid fraction nando dun sa outer. Tapos yung light liquid fraction nando dun sa inner. So gagawin lang natin ng paraan, outlet, para mag-iwalay yung dalawa. No, halimbawa, we have halimbawa, liquid feed. Halimbawa, meron tayong mixture ng water at saka ng oil. So gusto natin i-separate. Ano? So you can use centrifuge for faster separation.
Okay, so this is the most common type of centrifuge, the shear pulse or tubular centrifuges. So sabi ko nga sa inyo, this is generally used for separating water and oil. So dito pumapasok yung feed generally sa bottom part. Ayan, feed dyan. Halimbawa, imagine ninyo magkahalong water and oil. Tapos umiikot yung bowl kasi nga centrifuge siya. Generally maghihiwalay yung yung light at saka yung heavy liquid, no? So as you can see from the illustration, pag naghiwalay sila, bawa itong green, ito yung heavy liquid, no? So kita nyo, dito may opening, no? Ito dito may opening yan dito. So dito tutulo yung heavy liquid, no? Tutulo yan. Tapos, as you can see, dito sa other side naman, yung opening niya, relatively mas mataas. If you compare this opening and that opening, relatively mas mataas yung sa yellow na opening. So, yung sa yellow naman, since yung nasa inner, dito naman lalabas yung light liquid. No? So, as you can see, dito sa kabilang side, close yun. Naka-close yung portion na to. So, kaya nakakalabas lang sa kanya yung heavy liquid. So, that's how you separate two immiscible liquids. Meron tayong outlet for the heavy liquid tapos merong outlet for the light liquid. So ang difference nila, yung height ng exit. Of course, may motor para umikot yung So this is the shear pulse or tubular centrifuge. This is generally used for separating water and oil. Halimbawa, meron kayong motor oil na nalagyan ng tubig for drying motor oil, ginagamit yung shear pulse or tubular centrifuge. So another type of of centrifuges is the disc centrifuges, So as you can see, meron tayong mga conical disc. Ito no, medyo 2D lang yung drawing pero parang ganito siya. Ito. Kita niyo to, 'di ba? This is a cone parang cone shape. So several of these Tapos yung pasok ng feed sa taas, galing sa taas Tapos 'yan, umiikot 'yan. So pag ikot niyan, yung heavy liquid, halimbawa, liquid yung pinyo kahit may solid yung heavy liquid, matutrow siya sa outside tapos may opening dito, so dito yung lalabas dito is the heavy liquid yung kulay dark green yan, dark green Tapos dito sa mga lower disc dito yung lalabas naman dito are the light liquid yan, dito kita, na-imagine niyo ba kapag dito sa light liquid lalabas yung pag sa disc centrifuge, So generally, this centrifuge is used to separate cream in milk. Ito yung ginagamit sa sa milk to separate the cream. Yung mga disc. Tapos yung solid phase, as you can see, pwede rin ma-separate dito yung solid, Dito naiipon yung solid sa outer portion nung disc centrifuge, Yun, tandaan niyo lamang yung mga function nila kung saan ginagamit. Bawa, this centrifuge used to separate cream in milk, Yung shear pulse naman used to separate water from oil, mga ganun, Ano lang yun. And of course, dapat alam nyo rin kung paano nag-work, Yung difference between the two. Obvious naman yung difference nila, di ba? Yun naman, yung isa, wala naman siyang disc, di ba? Ito may disc. Tapos, yung ginagamit sa sa sugar refinery, used for separation of sugar solution from settle out mud, ang tawag naman doon is generally centrifugal filter, So generally sineseparate nito yung solid, yung sugar at saka yung liquid, Kailangan nakalagay dito is sugar solution from settle out mud. So pwedeng halimbawa nag-extract kayo ng sugar, so hindi pa siya pure sugar solution, pwedeng may nakasama pang fiber ng sugar cane, So yun, what is used to separate the sugar solution from the mud, or from the solid is centrifugal filter. Okay, so these are the different equipments. Tapos ito pa, meron pa ditong centrifugal oil filter. Let's try to watch this YouTube before we go sa calculation.
Can you see my YouTube? Yes, sir. Relatively okay yung internet. So that's the oil, ano? Oil with water, ano? This is another type of ano, filtration system. Of centrifugation, ano? Pag paglumabas yung oil doon, iikot, ano? Tapos may paper sleeve lang. This is used to remove the solid dirt, ano? O tatama dun sa papel. Basically, so that's a centrifugal oil filter, no? Okay, so let's go to the ano, no? To the calculation part. Actually, medyo similar din naman nung nasa nga kay McCabe, no? So first let's define ano, centrifugal acceleration, ano, the equation for centrifugal acceleration. Maybe you have encountered this in physics, ano? 'Di ba? Acceleration due to circular motion is equal to r times w squared. So or so w is the angular velocity, ano? R is the radius. Okay, so yun. Tapos dapat ang unit ng angular velocity is radian per second. You're familiar with this equation? Back in physics? Kasi pag familiar kayo, relatively madali lang naman, madali lang na madaling tandaan. Ano? And then, syempre, hindi naman natin i-derive yan. Ano? So, hopefully, na-derive mo sa physics nyo. Ano? Okay? Any question regarding centrifugal acceleration? A is equals to R times W squared. W is angular velocity. Okay. Makita nyo na rin naman ito last kay ano, ano, kay McCabe. Okay, so ang force is simply mass times acceleration. Ganun lang naman kasimple yun, ano? So yung centrifugal force, F, is basically M times A. A is acceleration, M is mass. So F is basically M times R times W squared. Any question regarding the formula? MRW squared is equals to F. Kapag meron tayong acceleration because of velocity, constant velocity in a circle, meron tayong tinatawag na centrifugal force. Ano? And that is equals to MRW squared. Okay. So, pag ano, this is, of course, this is true for yung formula na yun is true for ano, for SI units, ano? Pero pag halimbawa we are using English units, sa English units kasi yung GC niya, yung conversion for gravity, ano, parang conversion of yung mass times foot per second squared, yung mass times acceleration unit to force, yung GC, ano, hindi siya equal sa 1 pag ano, pag English unit, no? So actually it's equal to m is equals to mg divided by gc. Tandaan niyo pa ba 'to? Itong formula na 'to sa physics. Meron talaga tayong divided by gc. Kaya nga lang pag ano, pag SI, yung gc natin is 1. Eh, ka ba? Nakapasaksak na. Kumbaga, what I'm trying to say is, itong equation na to, itong F is equals to mg divided by gc. This is the general equation, ano? Kaya nga lang, okay lamang na pag, ano, pag,
pag SI system na maging F is equals to mg na lang, no? O kaya F is equals to ma. Kasi yung GC pag SI ay 1 lang naman, di ba? 1, halimbawa, kilogram meter per second squared, okay, per Newton. 1 lang yon. Kaya lang iba yung case pag ano, pag English. Pag English, hindi siya 1, ano, 32.174 siya. Pound mass put per second squared per pound force. Yun yung GC niya, no? So actually, ganito yan, ano? Ganito yung equation ng ating force. Meron siyang divided by GC. So, pag ano, pag English yung units na given, halimbawa, yung radius niya nakapit, you need to divide, you know, divide the MRW squared by 32.174 para makalculate yung pump force. Okay? So ito na yung magiging equation natin pag English yung unit. Okay lang ba yun? Tandaan nyo pa yung complication na ganito sa physics nyo pag English at saka pag SI. Wala namang problema, ano? Okay, so let's proceed. Hindi namang problema. Okay, tapos yung ano, yung conversion natin sa one revolution, no, ng RPM. So sometimes the given is, most of the time the given is RPM, revolution per minute. Tapos nakita nyo naman yung requirement natin, pag nagka-calculate tayo ng centripetal acceleration ng A, dapat yung W, radian per second. So dapat alam yung kung paano i-convert yung RPM to radian per second, no? So yun, isipin nyo lamang na 1 revolution, di ba? That's a circle, di ba? 1 revolution is equal to 2 pi radian. Di ba? To? Di ba? Tandaan nyo naman to, di ba? And then 1 minute is equal to 60 seconds. So basically, halimbawa, 1,000 RPM, 1 revolution per minute. So multiply nyo lang ng 2 pi. Tapos yung minute, since nasa ilalim siya, so i-divide nyo naman siya ng 60 seconds. Di ba? Wala naman sigurong problema to. Actually, natakal na rin naman natin to when we are still in gym copies. Okay. Record naman tayo. Ano? Do you have any question? Okay, so ayun. So, one thing na ginagamit sa mga problem, ano? Sa centrifugation, actually lumalabas din madalas sa board exam, ay yung calculation ng G. No? Yung how many G. Di ba? Diba? Kung if you're familiar, kung sinusundan niyo yung mga rocket ni Elon Musk, ano, sa SpaceX, di ba? Minsan minemention kung ilan yung na-experience na G, na gravity, no? Nung mga tao sa loob ng spaceship, di ba? So it's basically, parang i-divide nyo lang sa 9.81 yung na-calculate yung G, no? Kasi di ba ang G due to acceleration is 9.81. Okay naman kung halimbawa ano yon, ang na-calculate yung G, no? Yung actual G ay in terms of ano, feet per second squared. So i-divide nyo lang ang G sa ano, sa English unit is 1 feet per second squared. Okay? So basically ang G is, ayun, no, you can do it this way. Kasi di ba ang A, I, R times W squared, no? So, yung G natin na tinatawag is basically A divided by G. So, that's why the formula for G is simply R W squared divided by G. Tama? Nakuha nyo yung logic? Or yung iba, ang tawag dito is the force ratio. Pero actually, ito yung pinakasimple. Ano, di ba? Ito yung pinakasimple, pinakamadaling maintindihan. No? I-divide nyo lamang yung centripetal acceleration sa gravitational acceleration. Ganun lang naman talaga yung G, capital G. No? So, yung iba kasi tawag dito, kamukha si Jim Copps, ang tawag nyo dito is force ratio. No? Force ratio. Ang tawag nyo sa G. So yung force ratio, dinidivide niya basically yung force, yung centripetal force, dinidivide niya dun sa FG. Ito yung gravitational force. Okay? So tandaan niyo pa, kung tandaan niyo pa, 'di ba ang centripetal force ay M R W squared. Tapos yung namang gravitational force ay MG. So magka-cancel din lamang yung M. So, you just
just go back to the equation na RW is R divided by G. Do you have any question? Okay lang yun. So, yun. Tandaan nyo lang. Ito yung formula natin ng G. Ano? RW squared divided by G. Tapos yung G, pag SI unit is 9.81 meter per second squared. Tapos pag English naman, that's 1 feet per second squared. No? Yung W natin dyan ay ano pa rin? Radian per second. Let's continue. I hope naiintindihan nyo naman yun. Anyway, makikita nyo man yan. Pag gusto ko naiintindihan nyo o hindi. Sa pag nagsasolve tayo ng problem. So first, let's start with the example problem from Gene Coppice. This is example 14.4-4. Force in a centrifuge. So a centrifuge having a radius of the bowl of 0.1016 meter is rotating at N, this is the RPM, 1,000 revolution per minute. So the first question is calculate the centrifugal force develop in terms of gravity force. Ito na yung sinasabi ko sa inyo yung G. Ito rin pwedeng force ratio, no, kasi centrifugal force in terms of gravity force. So parang F divided by FG din. In short, G din lang yung hinahanap sa letter A. So ano bang formula natin ng G? Ganun lang naman yan, di ba? So ang formula natin ng G is basically letter A is basically R times W squared divided by yung G. So halimbawa, SI, 0.1016 meters, yung ating R. Tapos, kukonvert nyo muna itong 1,000 revolution per minute sa radian per second. 1,000 revolution per minute. RPM to, Sabi ko nga sa inyo, yung revolution muna, di ba? 2 pi radian per revolution. Answer ito. Tapos yung 1 minute, this is minute ha, tapos 60 seconds. Ganun lang, times 2 pi divided by 60. If you're going to read on, if you're going to read on Gene Coppice, meron siyang mga, yung 2 pi divided by 60, kinakalculate niya tapos nilalagay niya sa formula. Para namang alanganin magme-memorize kayo ng mga ganung numbers, di ba? Just calculate nyo na lang. Kung ako, magka-calculate na lang ako kasi mag-memorize ako ng mga formula ng kamukha ng Gene Coppice. Pero syempre, mas simple yun kung open book. Okay, so I'm getting something like 104.71 radian per second. Yan. So, substitute nyo dito. Okay, yun muna, ito muna yung gamitin natin. Itong 0.1016, yung SI. No, SI muna. So, ang ating radius is 0.1016 meters. Tapos, 104.71 radian per second. So, squared lang natin to. Tapos, all over 9.81. Makukuha natin yung G. So yung G natin ay squared ko to times 0.1016 divided by 9.81. Pati ka. Anong lumabas sa calculator niyo? Sir. Any other answer? Bali, squared nyo lang to, tapos multiply nyo noon, divided by 9.81. 104.71 squared times 0.1016 divided by 9.81. Any other answer? 113 pala, sir. 113.57. 57. Okay. So, yan. Ganyan, Now, subukan naman natin ito. Itong 0.333 feet, So, pag itong ginamit nyo, pag yung English yung ginamit nyo, ang G natin dyan ay 1 lang. 1 feet per second squared. So, yun. Subukan natin yan, Ito, 0.333 feet
Tapos multiply nyo to ng same number, no? 104.71 radian per second squared. Tapos divide nyo naman to ng 1 feet per second squared. So anong lumalabas na G? Supposed to be the same. Dapat parehas lang yan. Are you getting the same ano number? 113.57 more or less? Pareho? Ay, taga. No. Ang G pala pag ano, ang G, so G, ang G pala ay 32.174. Please na-check natin. Sorry for the ano. Mali yung PowerPoint ko. Ano? This is supposed to be 32.174. Kasi ano pala, G's, yung ratio pala nila nagiging 1. That's why pound mass is equals to pound force. Ano? Pero yung ano, yung G dito ay 32.174. Sorry. At least nakita natin. Ano? So, sorry for that. Ito mali. Sorry ha, mali. May correct na lang sa note. Ang G natin, acceleration due to gravity, pag English yung unit, is 32.174 feet per second squared. Ha? Paki-calculate. So, divided by 32.174. Yun. You're supposed to get 113 din, ano? 113.5. That's good. Pag nagsosolve tayo ng bawat, ano, bawat unit system, nakikita natin yung mga mali. No? So this is 113.5. Do you have any question regarding letter A? Okay. Sir, G ang unit, no? So G itself. That means gravity. So, no? Gravity. Actually, basically, ano siya? Ano yung magiging unit nito? Feet squared per second squared. Hindi nagka-cancel out, ano? Yung radian per... Ah, may radian per second pa pala dito. So... Kasi force ratio, eh. Unit less yan supposed to be, eh. Feet. Ah, tama. The feet will cancel out. Ano? Tapos yung second yung radian per second, magka-cancel out. So, unitless siya. Actually, unitless siya. Kasi ratio siya ng dalawang force. Okay? Diba? O kaya ratio siya ng dalawang acceleration. So, actually, unitless siya. So, ang tawag lang natin is G. Yun. Ganun yung istorya niya. Pero strictly speaking, unitless siya. Diba? Kasi this will cancel out. This will cancel out. Tapos yung dito, di ba, may radian per second dyan. Ano? Tapos yung square. So, makakancel din to. So, unitless siya. Right dito, ano? Meter per second squared. So, ito magkakancel doon. Tapos ito, magkakancel doon. So, unitless siya. Ano? Ang radian naman kasi, ano naman yan? Parang unitless din, di ba? Any other question? Okay, so let's proceed with letter B. Compare this force to that for a bowl with a radius of 0.232 meter rotating at the same revolution per minute. Anong mangyayari pag mas malaki yung radius? Mas mataas ba yung G niya? Imagine niyo. The same yung ano, the same yung W, yung kanyang revolution per minute. Siyempre, directly proportional siya sa radius, ano? So kung in-increase nyo from 0.1016 to 0.2032, dinoble nyo, madodoble din yung G niyan. Di ba? Do you agree? So kasi, pag kinalculate nyo yung sa letter B, you have now ano, 0.2032, tapos multiply pa rin natin ng 104.71 squared, tapos divide natin ng the same 9.81. So, madodoble yan, ano? So, the larger the radius of the centrifuges, the greater the, ano, the G, no? So, the greater the G, generally, the stronger the centrifuges. Diba? I have here now, ano, 227.1.
You got 127.1 for letter B? You got this? Doble, ano? Nadoble yung ano eh. Nagdoble yung radio. So, mas malakas na siya. Question. Do you have any question? Sige. So let's try to solve some ano old word problem from ano from MRI reviewer. Ano yung sabi ko sa inyo, bilhin niyo. Okay, so this is number 2 from MRI reviewer. So if a centrifuge is 3 feet in diameter and it rotates 1000 rpm, okay? The speed of a laboratory centrifuge is 6 inches in diameter. So the question is how many, you know, how many RPM can it be run? Medyo mali lang yung pagka-type ko, ano? Can it be run to duplicate the plant condition? So ganun, ano? Tama ba? The speed of a laboratory centrifuge of 6 inch diameter be run, may nawalang word, ano? Can be run. This is parang may can siguro yan sa pangitan, ano? So, meron siguro ditong can. Parang ano kasi, barok. Can be run if it's to duplicate the plant condition. So, how do you solve this problem? So, sabi ko nga sa inyo, di ba yung ating ano, yung ating G, this is the measure of the strength, no? Of the power of the centrifuge. Parang ganun, ano? And then, ang formula nito is basically R tapos W squared divided by G. No? So if we're going to compare two centrifuges tulad dito, yung isa malaki, industrial, yung isa laboratory lang, yung isa 3 feet, yung isa 6 inches lang. So parang you're going to compare, tapos halimbawa nyo duplicate, equal lamang yung G nila. No? So pag equal, halimbawa constant yung G, so makikita nyo, syempre itong gravitational acceleration naman, constant lang yan, palagi lang naman syang 9.81, ano? Kaya 32.174. So, makikita nyo, ang R, W squared, I, constant. No? So, kumbaga, ano, R1, W1 squared is equals to R2, W2 squared. Di ba? Ganun lang naman yun. And then, you don't really need to convert itong 1,000 RPM into radian per second. Kasi, you're just going to use the same conversion factor, ano? So you can proceed. You can proceed to ano, halimbawa R1 RPM 1 squared is equals to R2 RPM 2 squared. Do you agree? So in this equation? Nakuha? Kasi di ba pag i-convert mo yung W1, yung RPM sa radian per second, we're just going to use the same constant and basically those constants will just cancel out in the equation. So, itong equation na to, R1 RPM squared, R2 squared, RPM2 squared is valid, di ba? Okay, so let's use this equation. So, yung una nating centrifuge, 3 feet, tapos it rotates at 1,000 RPM. Square lang natin yun. Tapos yung laboratory centrifuge natin, 6 inches. So, siyempre, convert natin sa feet, ano? Tapos, square din natin. Ay, hindi pala kayo square. Yung kabila pala yung square. So, ang tinatanong, kung ilan daw yung RPM ng pangalawa, ano? Nung laboratory, let's call that X. Squared natin, ano? Just solve this, ano? So, 3 feet times 1,000 square divided by 0.5, tapos square root, ano? So, anong lumalabas? To 449 RPM, sir. Yeah, I think that's correct. Very good. What about the others? Did you get that? 2449. Very good. That's letter C. Ano? Sir, parang diameter man ang gibigay. Yes? Diameter, di ba, ang gibigay sa problem. Pero radius man ang need. Ah, oh, pero that's the same. Ganun din yung usapan doon.
Okay, sir. Kaya magka-cancel din, naman yung ano, yung divided by 2. It will also cancel out. Sige po, thank you. Kaya tama pa rin yung sagot natin, di ba? Yun pa nga pala. So if you want to be more specific, parehas din lamang yan. If kasi diameter nga naman yung given. Actually, that's valid. No? So parehas din yan if our formula is D1 RPM squared 1 no? Is equals to D2 RPM 2 squared. Diba? Parehas lang naman yun. Actually, ito yung ginamit natin. Ito yung ginamit natin yung dito. That's why we still have the correct answer, no? What else? Do you have any other ano, comment? So, you don't have any question. Dali lang naman. Let's have another one. Okay. Another question from the MRI reviewer. Try to get this book. This is a very fine book, no? Marami yan sa Shopee. Meron pa ata eh. Makabili pa sila. This is 500. Kasi walang ano eh. Wala itong e-book. Ano? Walang masipag mag... So, bili na lang kayo. Number 4. In a test conducted using laboratory centrifuges, it was found that the optimum recovery of protein from coconut oil... You're familiar with protein from coconut oil? Anong tawag doon? Meron ba kayong ganun? Yung nilalagay sa ibabaw ng puto ng kutsinta. Ano ang tawag doon? Ano yung... Iya? Ano? Yung, di ba yung nyog? May gata siya. Tapos pag nagawa ka ng oil, yung merong masarap na nakukuha. Latik. Yeah, the latik. That's the protein part of the coconut. No? Are you familiar with latik? Yung nilalagay sa ibabaw ng mga ano? Mga kakanin. Anyway, basta yun ang protein niya. In a test conducted using laboratory centrifuge, it was found that the optimum recovery of protein from coconut oil was achieved with an RPM of 2,500. Ano? So industrial size centrifuge comes in 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, and 5.0 feet diameter. With warranty if the centrifuge is operated not over 1,000 RPM. Okay. So for optimum commercial operation, the centrifuge size you will recommend is, so which one? 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, or 5 feet? Anong i-recommend yun? Yung laboratory centrifuge, yung height niya is 9 inches, tapos yung diameter niya is 5 inches. Tapos yung RPM niya ranges from 2,000 to 3,000. Ano? So that's why we are using 2,500. So, anong i-recommend nyo? How do we solve this? Okay? So, in order to solve this, basically, ganun din ulit. Ano, ano ba ang given sa atin? Ayun, diameter yung given sa atin. So, basically, so ganun din. Ano, ika-calculate nyo yung RPM pag isa-isa ng trial and error. Halimbawa, you have 2.5 feet muna. Subukan nyo. So dapat hindi siya lalampas ng 1,000 RPM. Pag lumampas siya ng 1,000 RPM, X na. Di ba? Kasi hindi na siya under warranty. Okay. Tapos, syempre, pag mas malaki yung diameter, mas mababa yung RPM. Pero mas mahal. Kasi mas malaki siya eh. Di ba? So ang bibilin mo, yung pinakamaliit na mas mababa yung RPM sa 1,000. Naisip nyo ba yan? Na-gets nyo? Halimbawa, subukan natin yung 2.5. Ano? So, ang formula natin, kamukhang ginamit natin kanina is D1 tapos RPM squared. Ano? So, ito yung formula natin. D1 tapos RPM 1 squared is equals to D2 tapos RPM 2 squared. So, halimbawa, D1, ito yung D1 natin, ano, 5 inches divided by 12 para maging feet, ano?
Tapos yung RPM 1 natin 25. Ayun. Okay, sobra. RPM. Equate natin sa dito. So simula tayo dito sa 2.5 feet. So ano yung RPM 2 squared? RPM is check nyo kung lampas ba siya ng ano ng 1,000. Pag lampas, hindi pwede. Dapat may square dahil hindi ko na-square to. Watch out. Hindi ko na-square to. Kaya pala mali yung lumalabas sa sakit. Tapos divided by 2.5. Ano? What's the ano acceleration? What's the RPM to? Anong lumalabas sa inyo? Anyone? Anong lumalabas na RPM to? Pag 2.5 feet. Do you have any question? Naintindihan niyo ba yung problem? In a test conducted using laboratory centrifuge, it was found that the optimum recovery of protein from coconut oil was achieved with an RPM of 2,500. No? Tapos, yung diameter ng laboratory centrifuge na yun ay 5 inches. Now, gusto nating bumili ng industrial size centrifuge. So, anong pipiliin natin? 2.5 feet, 3.0 feet, 3.5 feet, 4 feet, or 5 feet diameter. Tapos hindi dapat lalampas yung RPM niya sa 1,000. Pag kasing malalaki, tapos industrial, relatively mabagal na yung RPM. Ano, hindi masyadong mabilis. So, hirap ng controlling kasi pag malaki. Which is the best one? Anong lumalabas sa RPM niya? With 2.5 feet. Are you able to get 1,020? 1,021, you know? So ano, pwede ba yung 2.5? Can you hear me? Preach, pwede ba yung 2.5 feet? Stephanie, pwede ba yung 2.5 feet? Makakalculate natin RPM is 1,020. Christopher. Sir, hindi ko po sure, sir. Sir, kung naglampas siya, hindi na siya. So... Ganun lang, ano, Stephen. Kung lumampas siya, hindi na siya pwede. Di ba? Sir, meron akong question. Yeah, what's your question? Ano yan sa data laboratory centrifuge, bakit may RPM 2,000 to 3,000? Wala lang yan, sir. Itong 2,000 to 3,000? Oo. Ano to? Sa laboratory. Okay. Okay. Yan yung range, sir. Ito yung range dun sa laboratory, which is, tinitingnan natin yung laboratory ng 2.5. Pasok naman siya dito, di ba? Ito yung range dun sa laboratory. Yung sa commercial, dapat below 1,000 siya. Ito, range ito ng sa laboratory, yung 2,000 to 3,000. Nag-gets nyo na. Tapos nilan natin yung coconut oil, yung 2.5. Pero dapat, pag industrial size, hindi siya lalampas ng 1,000. Parang ano rin yan, naglaro ba kayo ng games yung sa kotse? Yung karera, yung drag race, di ba? Drag race. Di ba, halimbawa, hindi kayo pwedeng lumampas ng 7,000 RPM kundi mag-overheat yung kotse. Di ba, mag-aano ka na. Pag halimbawa, 7,000 na, mag-ship ka na. Kakambyo ka na. Ganon. Para pag kumambyo ka, bababa ulit yung RPM tapos lahat na naman tataas. Pag inabot mo na naman yung 7,000, kambyo ka na naman. Parang ganun yan. Ano? Hindi kayo pwedeng lumampas ng 1,000 RPM in simple language. Kaya yung 1,020, lampas siya. So since lampas siya, hindi pwede yung 2.5 feet.
So try na naman natin yung 3.0 feet hanggang makakuha tayo ng mas mababa sa 1,000. So try natin yung 3 feet. So ganun ulit, no? 5 over 12 tapos times 2,500, okay, squared. Ito yun, no? 2,500 RPM. Tapos equals to, this time it's 3.0 feet, no? Ito na yung ini-evaluate naman natin, no? Tapos let's calculate RPM 2 squared. So what's RPM 2? Pag may tanong kayo, tanong. 931. Okay. Using mo pagpindot mo sa calculator. Tama ba? Ako hindi ako sure, pero parang mababa. Three. Pero mali mo, tama naman. Square root. What's your answer? Sabi ko na nga, mababa na. 300 lang. 900. Ayaw, 900? Yeah, that's correct. 900. 931. Okay. 31. Oh. Yeah, we have 931 RPM. Pasok na ba to? Pasok sa banga. Okay na ba yung 3.0? Yes, sir. Yun. So that's why ito yung answer. Ito. Okay. Ganun. Do you get the idea? Do you have any question? So gusto ko na kasi kayong pag-solve ano. So let's clear this up. Tapos ano, solve nyo to. It's your turn. Number 9 from the same book, no? A centrifuge with a radius of 76.2 millimeter rotates at a peripheral velocity of 53.34 meter per second. So the centrifugal force developed compared to gravitational force in the bowl centrifuges is blank. So calculate G. No? So what is your G? Gagawan ko ng ano, ha? Kaya? Paki-screenshot, tapos gagawin ko ng beam. Paki-screenshot. Okay. Dali lang, ha. Gawin ko lang siya ng beam.
Solve. You can know, ano, you can now input your answer. Please also include your attach your solution, ha? Please attach your solution. No, ano bang formula natin ng G? Ano rin to, ano? Force ratio din. The centrifugal force developed compared to the gravitational force in the bowl is, saka nakalagay naman sa unit, di ba? Nakalagay naman sa discussion. 2,800 G, 3,100 G, 3,800 G, 4,250 G. How do you convert meter per second? That's not minute, ha? That's meter. 53.34 meter per second. Peripheral velocity yung given. How do you convert peripheral velocity to radian per second? Use the formula of the circumference. Ano bang formula ng circumference? Parang ganun, ano? Doon nyo lang i-pattern. Di ba 2 pi r? Are you familiar with 2 pi r? Radius naman yung given, no? 76.2 millimeter. 2 pi r. So, ibig sabihin, radians, C is equals to 2 pi r. So, parang ano lang yan? Distance is equals to radian times r. Kasi di ba ang 1 revolution ay 2 pi, ano? Radians times r. So basically, you just try to calculate first the radians, ano? Given naman yung ano yun. Given naman yung radius, r. Given din yung 53.34. Bagay nyo lamang yun. Kasi dyan yung radian. Tapos pag meron na kayong radian per second, dali-dali ng RW square divided by G. Hey anyone, may sagot na? Pakilagay na lang sa ano, sa BBL. We're done. Basically, the question is here is how do you convert the peripheral velocity to radian per second? Tapos sinabi ko naman sa inyo kung paano, di ba? Peripheral velocity is equals to radian per second, that's W times R. Ganun lang. Kung tandaan nyo pa physics mo. Basically, divide nyo lamang yung peripheral velocity ng radius, you will get the radian velocity, radian per second, no? The W. Tapos yun na, pag may W na kayo, RW squared divided by G. Tapos. Diba G? G is equal to RW squared divided by G. Do we have an answer? Lagay nyo sa BBL, ha? Hindi naman natatang naman BBL. Choose the letter responding to your answer. Meron na ba? Hmm.
Today yung deadline niya. Until 3 p.m. Dapat nga hanggang ano lang. 2:30 lang pala. Lipat ko ng 2:30. O 2:20 na lang. Okay, sumagot. Sir, pwede 2:30 lang? 2:30, sige 2:30. Char, sir. 3. Layo ako. 2:30, dali-dali lang yun eh.
Kamusta? May nakakuha na ng sagot? Sabihan nyo naman yung mga ano nyo, may hindi pumapasok. Ano? May hindi na mga attend ng Zoom. Kasi parang alam ko 15 dapat kayo eh. Yan lang kayo today. Check ko attendance nyo eh. Jana, Jana Crisel Arcamo. Present po, sir. Kisha, Kisha Bajau. Present po. Yes. John? Present po, sir. Bahaw po, sir. Ayaw nga, sorry, sorry. Sorry, I'm sorry. Josh Gabriel Dinela. Josh Gabriel. Present, sir. Daniel. Present, sir. Christopher Wellborn Ferrer. Present, sir. Nicole Puglia. Nicole. Nicole, Nicole. So si Nicole, di pumapasok. Di pumapasok si Nicole. Dulce Marie Hilario. Judy Marie Madulara. Mag-ano na tayo? Mag-first exam na tayo. Present, sir. Harbin Lee Maghuyuk. Present, sir. Fritz Mayordomo. Present, sir. Stephanie Jane Sapi. Stephanie. Present po, sir. Daveson Soriano. Present po, sir. Josh Joseph Tolentino. Ay, Jan, sorry. Jan Joseph Tolentino. Mr. Tolentino. Lorenzo John June Villalobos. Lorenzo June. Present po, sir. Okay. So, yun. Ano? Si Nicole, si Dulce, si Mr. Tolentino. Sila yung wala. Tatlo. Sagot na? Sagot pa rin? Hinihintay niyo talaga yung deadline. Wait lang, sir. Nag-send na. Oo, oh, sige, sir. Medyo... Pagay lang. Layo kasi, from Davao pa. Submit niyo yung ano, ha, solution. Picture niyo yung solution, tapos i-attach niyo. Take your time. Kaya sa bats nyo, kaya lang talaga yung ano? Kaya lang talaga yung PMM? Parang tatlo yung wala. So... Maliit lang kami, sir. Sa batch naman. 8, 9, 10. Saan naman magturo sa inyo kapag tinay student? Daling mag-check.
Hey, ang sunog. Ano nun, may nag-spark kami. Eh, tingnan ko yung mga distabi mo. Baka may nagsunog dyan. Computer mga ilis. Ano dito? Once pa. Sige, okay na. Okay na. Okay, you just need, you know how you tell me that stockings are you get there? Yeah. May nakakuha na ng tamang sagot? May nakakuha niyo yung tamang sagot pag may nilagay sa klase niyo. Basically, ang problem nyo lang dito is dun sa problem dito. Ang problem nyo lang dito is basically to convert yung peripheral velocity to radian per second. So, syempre, this is moving in circle, di ba? So, ano yun? Meter per second. So, convert nyo lang sa radian per second. Sabi ko nga sa inyo, i-divide nyo lamang yan ng radius. Lalabas dyan, radian per second. Kaya lang make sure na pareho sila ng unit. Diba? Kasi yung given sa inyo, millimeter. How do you convert millimeter to meter? Divided by 1,000 lang, diba? Kaya gawin nyo lang times 10 to the minus 3. 76.2 times 10 to the minus 3. Yun, radian per second ba yun? Tapos gamitin nyo lang yung formula. Ano bang formula natin ng G? Anong formula natin ng G, Josh? Dinela. Anong formula ng G? G, sir, kay ang yung angular velocity squared times radius divided by yung gravity, sir. Okay. Tama. This is iced tea. This is iced tea. We have three submissions. Very good. So far, pinatayin ko yung ilaw ko. Very good. Jos Gabriel Dinela. Very good, ano. Christopher Wilborn Ferrer. Very good, ano. Harbin Lee Magtuyo. Sir, sa wala ko nasulat. Hindi ko po nasulat, sir. Nasa kalagyo ko, sir. Sorry. 3-8. Ano sabihin ng sagot? Sorry, sir.
sulat mo sa papel, tapos picturean mo, tapos send mo sa... Saan nyo pa isend, sir? Sa BBL, sa BBL. Ah, thank you. BBL ay may okay, B. Ano ba kayo? Bagong transfer ba kayo sa MCM? At parang hindi kayo familiar sa BBL? Some of you? Blackboard ang tawag sa iba, sir. Ah, okay. Blackboard. Sa Blackboard. Sa Blackboard. Nasa Blackboard ang ano? Ang bin. Yung kung saan nyo isasubmit yung answer mo. Gusto ba mga exercises? Gagawin mo yung exercises. Yun, meron na tayong 10 submissions. Nakapanoorin na pala ako dito. Very good. We have 7 submissions. Iba na sa submit na. Very good. Oh, another one. This is number 10 on MRI reviewer. So get another piece of paper, ball pen and calculator. The centrifuge's bowl is spinning at a constant speed of 2000 RPM. The radius of the bowl is in centimeter. Needed to create a force of 455 G is blank. Ito R naman yung tinahanap, no? A 10.2, B 12.0, C 5.8, D 8.5. Okay? Okay. May mga tapos na dun sa una, sa number 9. Try to solve number 10. So sa reviewer, we have 15 questions. Wala na solve ko sa inyo. Apat na. And then the rest, yung lima kasi dun, ano lang yun. Concept, no? Ang dali naman yung mga concepts. So yun, apat na lang yung matitira doon. Kaya ito, madali din lang to. Formula lang. Be careful with the unit ha. Centimeter yung mga yung nasa choices. So convert your answer to centimeter.
Okay na? Nakuha na? Dahil lang ha, gawin ko lang ng binan. So, ano to? Radius. Ang tayo gagawin kong title, ano? Radius of the centipedes. Exercise. Ano ba? Kamali ako. Radius of the centipedes. Yan, meron ng available na yung binan na kung na-calculate nyo na. Picturean nyo na lang yung solution nyo. Tapos, attach nyo yung solution. Of course, you choose the correct answer. Ano? Multiple choice nyo. 11 to 3 p.m. Ouch. Dali lang naman to, di ba? Formula lang. Di ba ang formula ng G? Yung 4455G is equals to? Anong formula, Mrs. Stephanie, ng G? G is equals to?
Gana si Stephanie. Oh, Miss Kisha. Kisha, anong formula ng G? Anong formula ng ano? Oh, sir, excuse sir, nag-solve po ano po yung tawag mo sa kanina, sir. Ah, kanina pa yung sinasolve mo. Sige lang, go ahead lang. Sinong nandun na sa ano, sa second problem? Oh, JC. JC, nasa second problem ka na? JC Arcamo. JC? Ay, hello sir, hindi pa po ako tapos mag-solve sir. First? Okay. Po? Sa anong sinasolve mo? First problem or second problem? Yung second na po. Second. Excuse me, sir. Sir, okay lang, di ba, na picture format lang i-submit na solution? Come again, come again. What's your question? Okay lang ba na picture format ang i-send na solution, sir? Delete PDF? Yeah, it's okay as long as it's readable, ha? Wala naman problema. Pero, yes, sir, thank you. Mag-scan ba kayo? Gumagamit kayo ng CAM scanner? Mas yes, po. Malino pag PDF. So, siguro sa exam, ano, subukan yung PDF yung gamitin. Yes, sir. Yung scanner, tapos PDF na lang yun. I think it's mas better yung quality pag PDF yung. Pero pwede naman yung mga exercises. Ha? As long as readable, ha? Number one, ang deadline. Ano? Sir, no, mali lang ipang date, sir, no?
sa deadline? Actually, I'm extending it para naman makapagsagot pa yung iba. Pero kung tapos yun na, submit yun yan para makita natin kung tama. Isang attempt lang kasi multiple choice ha, pag dinagbigyan ko kasi. Uhulaan yun na lang isa-isa. Tapos yun na rin yung pangalawa. Kawa niya. Yun, meron na tayong dalawang submissions. Yup, very good, Mr. Danella, Josh. Or are you Miss Gabriel? Very good, ano? Josh Gabriel Danella. And Prix Mayordomo, very good. So that's it. Very good. Okay, so ano kasi, Monday is a holiday, you know? Tama ba? That will be 29. August 29 is a holiday. So we'll meet again on Wednesday, you know? We will discuss some more centrifugation problems. Tapos we'll have our major assessment. So ano yun? Filtration at saka centrifugation on Friday, you know? 1-4 p.m. Okay? Do you have any more concern? Questions? Okay, kung wala, we'll meet again on Wednesday sa Zoom, ha? Bye-bye! Hope you learned something today. Can you hear me? Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you po, sir. Thank you bye, po. Sir. Bye, sir.